What's up mga bro? Isang magandang araw sa inyong lahat. Maulan na umaga sa ating lahat mga bro. So ngayon araw mga bro ay magpapalit lang tayo ng rotor disc at saka brake pad dito sa ating Raider 150. At yung mapapansin nyo ay sobrang lakas ng ulan. At ingat doon sa mga lugar na binabaha. Yan sa Binyan, ingat yung mga taga Binyan. Ayan kung makakita nyo, baha na sa labas mga bro. So ayun na nga, ang pag-uusapan natin ay kung paano magpalit ng rotor disc at ng brake pad sa ating mga motor. Okay? So bago natin umpisahan yung mga bago pala sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Okay mga bro, ang gagawin lang natin ay kailangan natin tanggalin yung 710mm na bolt dito sa axle. Tapos pag natanggal nyo yon, makakalas nyo na itong ating caliper. Ayan, makakalas nyo na yan mga bro. At kung mapapansin nyo ay sobrang nipis na talaga ng caliper niya. Kaya ang reklamo ng may-ari, maingay at walang preno. Okay mga bro, tapos kailangan natin tanggalin yung mags mismo. Ayan, so kakalasin nyo lang yung kadena mga bro. Medyo nilalamig lang tayo kaya hinay-hinay lang tayo ano mga bro. Okay, so ganun lang mga bro, kailangan nyo lang ng kunting pasensya para matanggal nyo tong mags. At ayan, ngayon ang kailangan nyo mga bro ay 5mm na sakit para matanggal natin yung Allen bolt dito sa ating disc brake para sa naka Raider 150. Pero hindi lahat ng motor mga bro ay pare-parehas yung itsura, mayroong 5 holes, may 3 holes, may 4 holes, may 6 holes. At ang Raider 150 mga bro, ang rear nya ay naka 3 holes lang. So kailangan nyo lang ng Allen, yan. Siyempre, ang ikot nyan ay counterclockwise para matanggal nyo yan. Sabi ko naman sa inyo mga bro, yung ganitong klaseng trabaho ay hindi nyo kailangan ipagawa sa iba. Hindi nyo kailangan magbayad, hindi nyo kailangan dalahin sa shop para magawa or para mapalitan. Kailangan nyo lang mga bro mag-provide ng gamit at siyempre, kung gusto nyo talagang matuto, pero ini-encourage ko kayong mga bro, kayong lahat ng may mga motor, may mga bike, may mga four wheels, dapat meron kayong idea sa mga gamit nyo. Ano? Meron kayong idea, halimbawa, nagkaroon ng aberya or nasiraan kayo sa daan, alam nyo yung mga gagawin. Kasi napakadami kong mga bro nadadaanan sa kalsada, hindi ko lang nabibidyo kasi ayaw ko lang videohin. Ano? Kasi sabi ng iba, pasikat daw. Sabi ng iba, ginagawa daw content para madaming views. Ano? Kaya yan, minsan kung makikita nyo, bibihira lang tayo mag-upload ng mga natutulungan natin sa daan. Pero, ala, ayaw ko lang magsalita mga bro. Ano? So yun nga, so kailangan natin tanggalin yung Allen na ito. Yan. Para mapalitan natin ng bago. Kasi sobrang ingay nito mga bro. Tapos, nagre-reklamo na yung may-ari kasi wala na daw siyang preno. Ano? Muntik na daw siyang mabangga. Eh, pagka-break mga bro, ang problema, kailangan nyo talagang ayusin yan. Kasi ang brake ay napakahalaga sa ating mga sasakyan. So ayan, natanggal na natin mga bro. Ayan. Kung mapapansin nyo ay sobrang nipis na talaga dito mga bro. Hindi lang masyadong kita sa video pero kung kakapain nyo or kung makikita nyo ng actual ay grabing nipis na talaga. Kaya mga bro, yung may mga motor dyan ay kailangan nyo nang i-check yung inyong preno. Ang mapapansin nyo yan, kakapalit nyo lang ng brake pad pero wala pa rin preno or mahina pa rin. So ito yung ipapalit natin mga bro. Nabili ko siya ng 550. Ayan. Medyo mahal lang talaga mga bro. Ano? Ito ay wala namang ano, kahit magkabalibalik na yung butas niyan, okay lang yan. Pasok naman lahat yan mga bro. Tapos, kailangan na natin ibalik yung tatlo na Allen bolt. Ganun lang kasimple mga bro yung pagpapalit or yung pagkakabit ng bagong rotor disc. Rotor disc sa ating mga motor. Okay mga bro, pagkatapos natin mapalitan yung ating rotor disc, dito naman tayo sa brake caliper. Kailangan natin itong linisin at kailangan natin palitan ng bagong brake pad. Kasi mga bro, pud-pud na rin yung brake pad nito. Ayan, so meron ditong Allen na isa lang mga bro. Ano, hindi lahat ng brake caliper ay isa lang. Minsan merong dalawa, tapos minsan merong di sabit lang. Ano. Dito sa Raider 150, sa rear, kailangan nyo lang tanggalin yung Allen na yan mga bro, gamit nyo ng 5mm. Tapos mabubunot nyo yan. Ito yung tinatawag na brake pad mga bro. Napapalitan talaga to. So bili ko ng 150 pesos yan. Kung mapapansin nyo mga bro, ay nawala na talaga yung pad. Mismong bakal na lang. Kaya umiik-ik yan or umiingay. Kaya mga bro, umpisahan nyo nang mag-check ng inyong mga brake caliper. Baka ubos na. Ubos na yung lining, ubos na yung pad, bakal na lang yung naiwan. Ano ang mangyayari mga bro pagka bakal ang naiwan, tapos rotor, yung disc,
eh silang dalawa yung magbabakbakan. Pag nagkapreno ka, magkukos ng ingay. Isa pa, mabilis mapupudpod yung inyong mga rotor disc kasi nga, wala na yung pad. Yung pad kasi mga bro, hindi naman bakal yan. Parang matigas na bagay na siya yung nagpapakapit. Pag iniipit niya yung, ang yung disc, nagkakaroon tayo ng preno. So yan, mapapansin nyo ang pagkakaiba ng dalawa. Yung luma, halos bakal na lang talaga yung naiwan, yung bago ang kapal pa. Okay mga bro, kaya huwag nyo naman siguro mga bro paabuti ng ganito ano. Magkano lang naman yung brake pad, murang mura. Tapos yan, ibalik na natin mga bro. Sabi ng may-ari, huwag ko na daw linisin. Kasi maulan daw, maulan eh. Sabi ng may-ari, lilinisin ko sana. Pero sabi niya, ikamit nyo na lang daw yung brake pad, siya na lang daw maglilinis. Siya nga pala, pagbago yung brake pad, kailangan nyo ilubog yung piston mga bro. Kasi may hirapan kayong ipasok yung rotor disc pagka kakamit nyo. So ngayon, sukatin muna natin, check natin kung pasok na ba yung rotor disc. Pagka hindi pa pasok mga bro, adjust lang ulit kayo sa piston. Ano itong taga-video natin? Ulo ko yung pinukuhanan. Wala ito. Wala yung taga-video natin mga bro, pasensya na kayo. Ayan, so check lang natin. Tapos pag okay na mga bro, pag pwede na makapasok yung disc, pwede nyo na ilagay yung 5mm na allen, mahaba yan. Tapos sa paglalagay ng allen mga bro, kailangan makapasok yung ano, yung parang butas dun sa brake pad natin. Para hindi siya malaglag. Baka kasi ilagay nyo agad yung allen, tapos hindi naman pala nakapasok dun sa butas. Kaya kung mapapansin nyo, meron talaga siyang lagayan. Okay mga bro, ganun lang kasimple yung pagpapalit ng brake pad. Okay? Ngayon naman mga bro, pagkatapos natin may kabit yung brake pad at yung ating rotor disc sa ating mags, pwede na natin mga bro na ibalik lahat ng mga pinagtatanggal natin. So sa pagbabalik mga bro, ganun lang din kasimple kung paano nyo tinanggal. Dapat tinandaan nyo kung nasaan yung washer, alin ba yung lako ng ikabit, ano. Tapos doon sa mga nagtatanong kung ano daw yung diskarte para mabilis may balik yung ating mags tsaka yung caliper, kasi yung iba nahihirapan. Kahit ako naman mga bro nahihirapan, pero bibigyan ko kayo ng counting tips kung paano ba mabilis na may balik yung ating mga pinagtatanggal. Ang ginagawa ko mga bro, para mabilis na maibalik yung ating mga pinagtatanggal, huwag nyo munang isama yung kadena. Pero kung expert kayo, magaling kayo, kaya nyo pagsamahin yung kadena, pwede naman mga bro, isama nyo na yung kadena. Pero sa experience ko mga bro, kaya mabilis minsan maibalik dahil sa kadena. Ayan, so nalito na tayo kung ano yung spacer o yung bushing na din dito. Kaya sabi ko sa inyo mga bro, kailangan nyo talagang matandaan kung ano mga yung mga pinagkakalas nyo para sa pagbabalik, hindi kayo magka-problema. Kagaya nyan, yung taga-video natin, kahit anong pinagkukuha. So, shout out sa ating taga-video, yung may-ari ng motor na ito. Okay mga bro, ayan, kung makikita nyo, ibali na ibalik na natin. Tapos, kung mapapansin nyo, hindi ko muna mga bro sinama yung kadena kasi nga, ayon sa experience ko, mas mabilis ikabit yung gulong na at yung ano, yung caliper natin mga bro kung wala yung kadena. Tapos, ihuli nyo na lang kasi mayroon naman na lakyan. Mayroon naman akong tutorial mga bro kung paano magpalit ng kadena. Ayan, mayroon lang kayong long nose, matatanggal nyo yung lock. Tapos, saka nyo ikabit para mas maluwan. Diba? So, ganun mga bro yung discarte ko dun sa mga nagtatanong. At, ayun na nga mga bro, bago tayo magtapos ano, isang maikling shoutout muna tayo. Gusto ko lang magpasalamat sa mga kaibigan natin na mga kapwa natin, mga vloggers. Wow, vloggers. So, una na dyan, kay Mr. Promoter D, maraming salamat bro. Kay Willie Asas, shoutout. Kay Kapro Kapawis TV, shoutout. Kay SMS Winsfork, shoutout. Kay Suzuki Winsfork, ano ba yung taga-video natin? Ulo ko yung, ano, ulo ko yung kinukuhanan. Kay Suzuki Vince Work, shout out. Ayan. Tapos, kay Mariano Brothers Moto TV. Yan, shout out din. At kay Amigo Riders, mga bro, ano, huwag nyo kalimutan supportahan yung ganyang channel, Amigo Riders. At kay Electrical Pinoy, Electrical Tutorial. At syempre sa ating lahat ng mga subscriber, maraming maraming salamat sa inyong lahat, shout out sa inyong lahat. So hanggang dito lang yung video natin mga bro, pasensya na kayo kung hindi step by step. So kita-kita tayo mga bro sa susunod na video, magandang araw sa inyong lahat.